Ngayon, maniwala mo sila hindi. Di ako gumagawa ng istorya. Totoo itong nangyari. June. Ang buwan na ito, bukod sa birth month ko ha, ay kilala bilang Pride Month. Alam nyo ba na nag-umpisa ang month-long celebration na ito dahil sa isang riot noong 1970? Sa maniwala kayo o sa hindi, ang term na Pride ay ginagamit para i-commemorate yung Stonewall Inn Riots noong 1970. Isa itong peaceful na marcha na walang restriction. Malaya ang kahit sino man na i-express ang sarili nila at ang kanilang sexualidad. Taon-taon, nakagawian na sa iba't ibang panig ng mundo ang magsagawa ng month-long celebration para sa mga LGBTQIA+ sa buwan ng Hunyo. At dahil Pride Month ngayon, gusto kong ipakilala sa inyo ang isa sa mga nagbigay ng malaking impluensya sa Philippine Pride para sa LGBTQ community dito sa Pilipinas. Bago ko siya ipakilala sa inyo, huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell. Meron tayong 1,000 GCash giveaway. Sagutin niyo lang yung ating question of the day. Ipapakita ko sa inyo ngayon itong movie na maraming awards na nakuha na nagngangalang Markova, The Comfort Game. I'm sure marami sa inyong nakakaalam na ng pelikula na to, no? Isa sa mga pinaka-iconic na pelikula ng Pinoy. Hindi ko rin mismo ito makakalimutan dahil napakaganda niya. Isa itong biographical comedy, drama film na pinagbidahan ng walang iba kundi ang comedy king na si Dolphy. At ang kanyang mga anak na sila Eric Kison at Epi Kison, nirelease ito noong taong 2000 bilang isang MMFF entry. Sa movie na to, masasabi mo na yung mag-aama, magagaling na aktor talaga sila dahil nabigyan nila ng hustisya, yung role at kwento na nakapaloob dito sa pelikulang to. Noong early 20s ha, hindi ko alam kung makaka-relate kayo pero sobrang bago pa, tago pa yung mga konsepto ng LGBT or gay-themed movies at discussions ng mga panahong yon. Hindi pa ganun ka-open ang mga Pilipino, specifically when it comes to mainstream entertainment. Di lang sa Pilipinas, pero sa ibang panig din ng mundo. Kaya nung napanood ko to, halos tumatak talaga sa akin yung galing ni Dolphy at yung kwento mismo na siyang bida sa kwentong ito na si Walterina Markova. Kung di nyo pa napapanood, available siya sa Netflix, i-recommend ako talaga sa inyo dahil ang ganda niya talaga. Pero, aalis muna tayo kay Dolphy ha. Sino yung tao, yung totoong tao na Markova dyan sa kwento na yan? At bakit siya tinawag na comfort game? I think, pwede na rin natin ano to eh. History na rin natin to eh. Hindi lang for LGBTQ. Si Walter Dempster Jr. o mas kilala natin bilang Markova ay pinanganak May 20, 1924. Nung kabataan niya, as early as 1930s, nakaranas na siya ng brutality at pang-aabuso sa kapatid niya na si Robert. To which is, maraming LGBTQ ang nakakaranas nito. Buti na lang ngayon, hindi na rin ganun kalala, pero I think madami pa din eh. Nung namatay yung kapatid niya, saka lamang siya nakalaya at nagkaroon ng pagkakataon na i-express yung totoong sarili niya. Dito na siya sumali sa grupo ng anim na kaibigang crossdressers. O, kilala natin to bilang mga drag queens ngayon. As stage performer sila. So wala nakakaalam sa pamilya niya. But at this point, siya at yung mga kaibigan niya ay nag-e-enjoy at pinagkakakitaan yung pag-cross-dress ba nila. No, tinatawag na natin yung drag ngayon. Dumating yung mga Japanese, no? Bandang 1942. Isang araw, andun sila sa club kung saan sila nagpa-perform. At dahil wala masyadong customers, yung isa sa mga kaibigan niya yung nagyayang maglakad sila sa labas. Labas muna tayo. Ano namang nangyayari? Gumala sila, suot yung kanilang damit pambabae hanggang sa inaya sila ng isang Japanese soldier sa kwarto ng mga ito sa Manila Hotel. Akala pala ng mga sundalo ay babae sila.
Kaya naman matapos malaman ng mga ito na crossdressers pala sila, pinagsisipa sila, pinagtatadyakan habang dinala sa quarters sa kampo ng mga Hapon na sa ngayon ay kilala na natin bilang Rizal Memorial Sports Complex. Dito na nagsimula yung bangungot na naranasan nila sa kamay ng mga Hapon sa loob ng kampo. Pinilahan sila ng mga Hapon at blip na lang natin ng paulit-ulit. At dahil nga napapalibutan at bantay sarado sila ng mga to, hindi na sila nakalaban. At this point, 18 years old pa lang si Markova noong mga panahong ito. At sa murang edad ay naranasan niya na yung hirap sa kamay ng mga sundalong Hapon. Hindi lang kay Markova ha, sa kasalukuyan, nararanasan pa rin ito ng mga LGBTQ. Mula din dito, iniutos ng mga Hapon ang pagdetain sa lahat ng mga drag queens, crossdressers. Isa raw itong uri ng deception at dapat silang parusahan. Mas maraming LGBTQ plus ang dinala sa kampo at dahil nga isa raw itong form ng punishment, punishment ha, sinasabi na mas violente daw yung pang-aabusong ginagawa sa kanila ng mga sundalong Hapon as compared sa mga comfort women, which is mali pa rin, no? Comfort women, comfort gays. Parehas lang mali ang ginawa sa kanila. They were subjected to forced labor. Tagalaba, tagalinis. Habang bihag ang mga ito, kahit gaano karami at kabigat yung mga pinapagawa sa kanila, ang madalas lamang daw pinapakain sa kanila, lugaw, overused, at violated sila. Sa pagkakabihag ay nasaksihan din daw nila yung pagpatay ng mga sundalong Hapon sa mga nahuhuli nila. Imaginin mo yung trauma nun. Pati sa mga bata, pati sa mga sanggol. Dahil dito natutunan niyang pahalagahan ng buhay at bawat araw na siya ay talagang pinahahalagahan niya. Sabi nga niya, live life as if it is your last. Lagpas sa 2 linggo, silang nananatiling comfort gay sa kampo ng mga Hapon. At araw-araw na 20 kahalos sundalo ang umaabuso sa kanila. Buti na lang, nakatakas si Markova kasama ang 2 niyang kaibigan. Ngunit ilang taon matapos ang gera, nalaman niya na napatay din yung 2 niyang pangkaibigan sa raid bago matapos ang Japanese occupation. Ang lungkot, diba? Kalaunan, si Markova ay naging isang makeup artist at siya rin ay naging part-time trainer para sa mga batang Pinay na gustong maging exotic dancer sa Japan. He spent the last years of his life at the home for the Golden Gays in Pasay. Maraming nagmamahal sa LGBTQ sa mga Golden Gays. Siguro, itapik natin sa susunod. Siya ay pumanaw sa edad na 81 matapos mabangga ng isang bisikleta. Ito yung isa sa mga sinabi niya sa interview. As human, sabi niya, we won't live long. Revealing my own story is my way of inspiring other gays who continue to be oppressed today. By my act, I may have probably given the freedom to many other gay people. Naging inspirasyon ang malungkot niyang kwento para tanggapin na maraming LGBTQ yung kanilang mga sarili. Noong panahon ng mga Hapon, no, even until recently, homosexuality is regarded as taboo and as a sin, especially sa mga religious na mga tao. Lumaki tayo hearing that being gay is synonymous to sin or kahinaan, and it warrants us a special pass to hell. Pwedeng piliin ni Markova na itahimik na lang yung kanyang sarili at itago kung ano talaga siya. Sa ganitong paraan, wala siyang judgment sa society, hindi sana niya naranasan yung naranasan niya, pero mas pinili niyang tanggapin ang kanyang sarili at mabuhay na totoo sa kung sino talaga siya. At dahil dito, I would say that his story did not just depict his personal struggles, but the country's fight for independence, acceptance, and pride. So para sa ating question of the day, huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell. Meron tayong 1,000 GCash giveaway. Kung ikaw ang papipiliin, hindi bilang LGBTQ+, ha, kahit sino ka pa, para sa yung tanong to, mas gusto mo bang magpakatotoo sa kung sino ka talaga? O babaguhin mo ang sarili mo para makaiwas sa paghuhusga ng mga tao? At i-comment mo sa ilalim. So yun lamang po, ito si Claro III. Thank you.
internet ngayon, kumakalat ang mga video ng presensya na ito. Marami napapaisip eh, miski ako, sino ba yan? Ano bang ginagawa niyan? At bakit nasa gitna siya ng daan? Kalagitnaan pa ng gabi to ha. Maganda kayo sa kwento natin ngayon. Ang babaeng yan ay ang Serbian Dancing Lady.